Kabayan, alam nyo ba na ang San Jose dito po sa Batangas ay nakakapag-produce ng halos 11 milyon na itlog sa kada araw? Baka ho ang inyong kinakain ngayong nilagang itlog at pritong itlog ay nanggagaling ng San Jose. Kaya alamin natin ang kwento ng San Jose kung bakit ito tinatawag na Egg Basket of the Philippines. Dito sa San Jose, Batangas, halos bawat kanto merong naglalako ng sariwang itlog. Abay, bakit hindi? Ang San Jose ay tinaguriang Egg Basket of the Philippines. Opisyal itong dineklara sa ilalim ng Republic Act 117071 nito lamang Abril. Ayon sa lokal na pamahalaan ng San Jose, merong 400 manukan ang nakarehistro ngayon sa kanilang bayan. At kaya nitong suplayan ang 85% na mga pangangailangan ng Pilipino sa itlog. Anong lugar ito, Mamay? Anos. Binisita natin ang isa sa pinakamatanda at pinakaunang magmamanok dito sa San Jose, ang 95 taong gulang na si Tatay Gleserio Lagaya o mas kilala sa tawag na Mamay Serio. So, tayo, saan kayo nagsimulang mag-alaga ng manok? Doon sa tabi ng bahay namin sa bayan. Nagsimula kayo sa ilang ulo? 500, 1975. Kasama si nanay. Good morning po, kabayan. Good morning po. E, ba't naman yung naisipan manok? Ay, siya ang may gusto eh. Bakit ito gusto niyo manok? Eh, may nagsuggest po sa aking co-teacher ko. Co-teacher. Magaling daw po yan. Pagkitaan. Wala. Pero noong mga panahon na yun, marami na hong nagpo-poultry. Ay, wala mo. Wala. Ilan, pa. Ilan. So, ang simula pala nito, parang gaya-gaya lang. Gaya-gaya. Mga kapitbahay. Gaya. Dahil sa pagsisikap nilang mag-asawa, ang dating 500 na ulo ng manok, ngayon ay halos 400,000 na. At lahat ng yan ay mangingitlog. Ito, mainit. Kalalabas lang. Kalalabas lang kung basa pa kasi. Mainit, oh. Yun. Araw-araw yan. Araw-araw kayo, umagat hapon. Nag-pick up ng itlog. Umagat hapon po. Ito, mga bata pa to? Bata po. Kasi 1 year lang po. Itong 1 year old. Hanggang ilang taon sila pwede mangitlog? 2 years. After 2 years? Ikakalpo namin po. Yan ang kinakarne. Kinakarne. Dami, oh. Hanggang baba pala yan. Ito yung ipot. Every ano ang collection ng ipot? 3 months po. Meron kaming nagko-collect nasa ilalim. Every araw-araw? Ay, ma. Hindi po po pwede. Mabubulabog po. Bubulabog sila? Po. Pag nabulabog sila? Babagsak po yung production. Mababawasan itlog? Opo. Ah, pag masama din kasing nagigitlaik. Okay, maingay. Nabubulabog ang ibon. Ayun. Tama bang hawak ko? Ayun. Yung silos sa ilalim. Pinasilip din ng RL Farm ang kanilang pangitlogang dekal na brown na manok. Anong tawag sa manok? Na ang itlog naman ay kulay brown. Ayon kay Ethel, wala naman itong kaibhan sa puting itlog pagdating sa sustansya. Dahil sa dami ng alagang manok, gumagamit na sila ng semi-automatic feeding machine para mas mapabilis ang pagpapakain. Jajan, magaan lang pala eh. Ganyan lang kahina. Yun, oh. Ilang beses kaya nagaganito? Tatlong beses maghapon. Talagang wala silang ginagawa kundi kumain. Ay ang tubig, mano-mano na. Okay. Pero hindi pa tayo diyan natatapos. Alam nyo ba na mga ipot ng manok dito ay napapakinabangan din at nagagawa ng paraan na hindi gaanong mabaho? Bakit nakaganoon ang kawayan? Yan yung nagsisilbing dryer, Ryan. Para yung ipot, hindi direktang sa lupa. Pumatak sa lupa. Kasi pag direktang pumatak sa lupa, lagi siyang basa. Oh. Pag basa, mabaho. Oh. Ito ang naisip nyo?
Oo, kamayan. Dito sa San Jose, kami ang nag-introduce nito. Nauna. Nauna-una. Ito yung mga bumagsak. Ito na yung bumagsak at saka yung kinayod dyan sa... Sa Kawayan. Na-trap sa Kawayan. Ayun. Takit na kami. Dito naman sa growing room, natsyempohan ko ang pagbabakuna sa mga manok na nasa edad 5 linggo pa lamang. Ayun. Okay na po. Okay ka na. So, bakunado ka na, ha? Para kontra po namin sila sa Paul Fox. Paul Fox. Para sa tao bulutong. Nagkakabulutong sa gilid. Fox, para nagkakabulutong. After this, sa sunod na... Hanggang 16 weeks po siya, diretso ang bakuna weekly. Diretso, weekly. Lalagay ko saan sa bulse. Sinubukan ko na rin kung paano gawin ang pagbabakuna. Ano lang? Kasi malambot. Tusok talaga. Sorry. Sorry po. Dito sa may ano, malambot na bahagi ng pakpak. Ano? Bakit doon? Nandang ugat. Pagkatapos nating ikutin ang RL Poultry Farm, sinundan naman natin kung saan dinadala ang mga nakukolekta nilang itlog sa araw-araw. So, Apple, lahat ng itlog na narito ay galing doon sa inyong farm? Yes po. Lahat na lahat? Opo. Nabibilang mo ba kung ilan? Opo, kasi at the end of the day, nag-inventory po kami. Ito naman, ito ba ay local invention? Ito po ay from Korea. Korea? Opo. Okay. Automatic na po yan. Ngayon, with this, nas napapabilis. Yes po. Tsaka minimal na po yung basag. Ito ang simula, di ba? Yes po. Simula, kukuhanin itong parang sucker na ito. Yes po. Itutuloy dito. Yes po. Anong gagawin naman pagdating dito? Dito po, tinatanggal yung mga dirty, yung po mga basag. Nakikita doon sa ano? Yes po. Kaya din po may ilaw para mas visible po. Katulad niyan, basag. Yes po. Yan. Ihiwalay na po yan. Ihiwalay na ito. Opo. Anong gagawin naman dito sa mga basag? Binibenta po namin as crack. Mas mura po. Paano nyo sinisegregate ang small, medium at saka large? Ay, yung makina na po ang gumagawa. Dito? Opo. Kasi pinipili na dito? Yes po. Yan, pagdating dito, nalalaman ng small, yes, medium at large. Tama. Wow! Ay, akalaan mo kung imamano-mano yun, ano? Matagal po. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya, mas napapaunlad at napapanatili ng RL Farm ang kalidad at murang halaga ng kanilang mga itlog. Dito sa amin, na price average ng lahat ng ito, bumaba pa. Bumaba pa? Bumaba pa nga kami. Bumaba pa kayo? Ay, ba't ang nireklamo nila ang pitch daw kasi mataas kaya nagtataas sila? Ay, kaya nga tumataas dahil sa kanila. Sa mga middleman. Oo. Kaya yung consumer, hindi nakikinabang sa pagbaba dito sa amin eh. Dapat mababa rin nilang mabili yan sa Manila. Bagamat malayo na ang narating ng negosyong itinayo ni Mama Iserio, hindi pa rin nawawala sa kanila ang pagpapakumbaba at ang kagustuhan pang matuto para lalong mapabuti ang egg industry dito sa San Jose, Batangas. Sa pagpapatuloy ng ating pag-iikot dito sa San Jose, Batangas, natuklasan natin ang kakaibang pamamaraan ng LMB Farm para makatipid sa patukan ng mga manok. Sa pangunguna ito ni Cecil Bertuccio na noong 2017 lamang nag-full-time sa poultry farming. Ako yung naging isang volunteer in the context na yung lahat ng product innovation sa pag-iitlog at sa paghahayupan ay pinagtulong-tulungan namin dito sa industriya. Naglalaro sa 1,200 trays ng itlog ang napoproduce ng LMB Farm kada araw. Gusto natin na ang bawat enterprises ay mag-progress sustainably. So, pinag-aaralan namin na maiayos ang tamang sistema. So, ito po ay isa sa first attempt. Dito na pinasilip ni Cecil ang pinakabagong alaga na inaaral niyang paramihin dito sa kanilang farm, ang Black Soldier Flies. Love cage, ha? Yan po. Kasi sila po nagme-mate. So, 24/7 pong hotel nila po yan. Ang trabaho ng Black Soldier Flies dito sa Love Cage ay ang magparami na magparami at mangitlog ng mangitlog. Ang kanilang itlog naman ay inaani
para naman pagkain ng manok. Ito pong mating mo nila, sir, ganyan sila pag nagme-mate po. Ayan, back to back po sila. Ayan po, ayan, ayan po. Back to back? Ayan po, ayan po. Nagme-mate po yan. Yes, sir. So madami po yan. Yan, sir, yan po yung actual po. Yan po, tatlo po itong love cage po. Hindi ito katulad ng pangkaraniwang langaw na kadalasan nating nakikitang lumilipad-lipad sa ating paligid. Ang black soldier flies ay walang dalang dumi o sakit. Mas malaki rin ito at hindi nangangagat. Makiliti. Makiliti lang din. Sige, sir. Ayan, sir. Ayan. Makiliti. Ayan. Ayan, ako. Yes, sir. Ayan. Hindi sila nagkakalakang sakit. Yes, hindi katulad ng ordinaryong langaw. Yes, po. Correct. Ito ang ating solusyon sa problema. Ang mga black soldier fly ay earth-friendly. Sa ulo. Pag nag-harvest po tayo, sir, ganyan na yung... Yan yun? Yes, po. Ito na yung itlog? Yan na po yung itlog po doon sa loob. Ay, yan nakapatong nakahoy. Ayun. Anong country ang pinakamarami nagpo-produce niyan? Thailand, Indonesia, Malaysia. Tayo, ngayon pa lang. Ang sa atin kasi, small scale po. Pwede sa technology nito, kabayan, kung may mga alaga kang hayop at alam mong napakamahal ng pakain, pwede tayong gumawa ng pakain at malinis pa natin ang environment. Diyan na maganda pala sa manok, ano? Yes, po. Yes. Ang mga nakuhang itlog mula sa black soldier flies ay inilalagak naman sa nursery para mapisa o maging larva o uod. So ito po nasa 25 to 28 days na po yan. Pwede na po siyang actually i-harvest po natin. Then pwede rin po siyang ipakain na po sa... Ano ito, queen? Yan po yung sausage po. May laman? Pakain po nila, yes. So. Sausage ba ito? Yes, so. Food waste. Ang mga organic food waste na kinakain at dinidecompose ng mga uod, pwede rin gamitin fertilizer. Ito po ang isa sa unang commercial or big scale na BSF production or BSF farming para makapagpatuka ng mas madaming manok. Itong alternate sa... Alternate, ano po sa yan? Ano, sa commercial pigs. Medyo ano po, yun ang harvested na po, yan. Yan ang ano, ang tinatawag nila live brown gold. Di ba, kabayan? Bumabalik tayo sa original. Mahinit sa'yo, di ba? Makaliti. Yes, so itong kinakain nila? Yes, po. Ano ito? Protein? Protein. Ito naman po yung parang pupa nila. Ano ito? Ito na po yung more than 30 days or going po sa log cage natin. Ito po yung nilalagay po sa taas po. Pagkaan din to? Yeah, ito po yung magiging adult fly po. Ito na pala yung magiging ano, langaw. Ayan. Sub-cycle yan, kabayan. Yes, oh, diba? Kulay dark dark green. Na, no? Aha. Dark tapos green. Tapos compare natin po dito is... Oo, aha. Maputi. Magkaiba po siya. Baiba pala, no? Yes, ma. Siyempre, sinubukan ko rin ipatuka ang mga larva o uod ng black soldier flies sa mga alagang manok dito sa LMB Farm. Maliban sa sarap na sarap sila rito, organic at di hamak na mayaman pa sa protein content. Abay, very good! Pero kabayan, wait, there's more! Sunod nating pupuntahan ay ang Batangas Egg Producers Cooperative o BEPCO, kung saan Managing Director si Cecil. Ito ang nagsisilbing Egg Innovation Hub dito sa San Jose, Batangas. Sinimulan ang BEPCO noong 2010 sa layuning solusyonan ang oversupply at mga nabubulok na itlog. 2010 siya nasimulan, and hanggang ngayon, marami ng innovation na nagawa ang kooperatiba. Saan tayo punta? Sa Iguazu Room. Tinignan din natin kung paano ito ginagawa sa BEPCO dito sa kanilang egg processing facility. Tanga, tapos. Paano siya nalilinisan? Yun. Ito, may dumi. Reject na to. Reject.
Wala na akong trabaho. Dito na lang ako papasok. Dito hinuhugasan ng mga itlog. Yung mga itlog na yon ay dadaan naman dito para siyang maglinis. Pagkatapos mahugasan itong mga itlog na ito, dito naman ipapasok sa kwarto na ito. Hindi na nga lang kami pwedeng pumasok dahil delikado na dito itong kwarto na ito. Dito na ngayon, bibiyakin ng mga itlog. At pagkatapos, anong gagawin sa mga itlog? Iano na, ipaprocess na. Papasteurize na into a finished product. Dito po, dito. Hello. Dito na. Pagkatapos iproseso, ito na ang mga finished product. May ready-to-eat eggs, liquid eggs, at powdered eggs. At dahil sa pinagdadaan ng proseso, napapahaba nila ang shelf life ng itlog. Speaking of egg, ano ito? Ito po ang pasteurized whole egg. Ito po ay egg in a bottle. So pwede itong i-refrigerate. So yan po ay for yung mga nakatira sa condo or nasa office. Ayun, you would imagine. Yung magkulang sa oras. Yes, at saka yung pantry nyo. Buhos ka lang ng buhos. Pwede i-preto ito? Pwede po. Kaka frozen. Kaya po itong in frozen condition ng 1 year to 2 years. Ito. Egg white. Egg, puro egg white to? Yes po. Whole yolk naman to. Yes. Kaya pala ibang kulay. Ayun. Yes. Pwede gawin leche plant? Yes. Lagyan nyo na lang ng gatas at saka konting sugar. Leche plant na. Ay! Ay! Boiled egg na ito pag binuksan mo? Yes po. Kapag may mga disaster, calamity, ang kailangan, ang ipamimigay mo, ready to eat na. Yung mga hindi kagandahan, may konting bangas, nabasag ng konti. Yun po yun. Pagka po surplus ang production, kesa po matapon, masira, atin pong kinaprocess. Gaya nga daw nung pandemic, nagka-problema kayo sa mga hindi nabibiling itlog. Naku po. Yan po ang role ng ating kooperatiba na nag-i-innovate, nang mahanap ng solusyon. Talaga namang mayaman sa itlog ang bayang ito at mayaman din sila sa kaalaman kung paano pa iaangat ang kanilang kabuhayan. Sa pakikipagpanayam ko sa mga mangingitlog ng San Jose, Batangas, isa lang ang aking masasabi. Malayo pa ang mararating ng kanilang dedikasyon para lalo pang mapaunlad ang industriya ng itlog sa ating bansa.